Alam nyo, ang nakakagulat ay hindi naman sinabi ni Peter kung nasaan yung tumor kung saan nakalocate. Pero doon nilagay ni Pope Benedict yung kanyang kanang kamay kung saan nandun yung tumor ni Peter. Grabe, no? So, ang galing. Ayon kay Peter, simula nun, tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling hanggang siya ay ganap ng gumaling. Grabe, no? Sobrang milagro yung nangyari na yon. Kaya alam nyo, dumadaloy talaga ang grasya ng Diyos sa ating Santo Papa, eh. Diba? Yan ay successor ni Saint Peter. Today, gusto ko lang i-share itong nabasa kong story about the miracle hand of Pope Benedict XVI. Okay, so recently, the whole church, the whole Catholic Church were so saddened by the loss of this great man of God na si Pope Benedict XVI. Si Pope Benedict XVI is a great loss for the Catholic Church at maraming mga Katoliko ang nagdadalamhati, nalungkot, di ba, nabigla, shock sa nangyaring ito na yung mismong last day ng 2022 ay yun yung naging kamatayan ni Pope Benedict XVI. Recently, kakatapos lang ng funeral, nung naging funeral ni Pope Benedict XVI sa Rome, sa Vatican, na pinangunahan ni Pope Francis sa St. Peter Square specifically, and maraming mga pilgrim talagang pumunta at nakiramay at nakiisa. Siyempre, hindi lang naman yung mga Katolikong nasa St. Peter Square. Diba lahat tayo na mga Katoliko sa buong mundo ay nakikiisa sa pagdarasal sa kaluluwa ni Pope Benedict XVI. He is a saint in the making. Soon he will become a saint. Today, nabasa ko tong nagbabiral to about sa naging milagro sa pamamagitan ng pinagpalang kamay ni Pope Benedict XVI. So, ano ba yung kwentong ito? I-share ko sa inyo. Si Peter Srich. Tama ba yung pronunciation? Basta Peter Srsich. Yan. Peter Srich. Nakilala niya si Pope Benedict XVI noong Mayo 2012. Kasama ng kanyang mga magulang. Pangalan ng magulang niya si Tom at Laura. At meron siyang kapatid, pangalan si Johnny. Lahat sila ay pumunta sa St. Peter Square sa naging pagdinig ni Pope Benedict XVI noong 2012 to. Sila ay tubong Colorado. At si Peter ay 19 years old siya noong na-meet niya si Pope Benedict XVI sa harapan ng Pontifice. Kaya niya nagkaroon siya ng chance na magkaroon ng encounter with Pope Benedict XVI dahil sa isang organization na Make-A-Wish International Foundation. Parang ito yung organization sa mga merong sakit na bata para makilala nila ang Santo Papa. Okay, kung sino mang Santo Papa sa St. Peter's ngayon. Dahil doon ay syempre, itong si Peter na merong karamdaman nung panahon na yun ay tuwang-tuwa siya. Actually, ang inisip niya is parang short encounter lang with Pope Benedict, parang high lang, ganun. Pero hindi niya inaasahan yung one-on-one na conversation with Pope Benedict XVI. Inisip niya yung parang ilang segundo lang yung encounter, parang high lang, ganun, di ba? Pero hindi niya inisip na magkakaroon siya ng talagang matagal na encounter. A intimate encounter with Pope Benedict. Hello, mga ka-faith. Short commercial lang. Kung sa tingin mo na na-bless at na-inspire ka sa content na pinapanood mo ngayon, dito sa vlog na pinapanood mo ngayon, dito sa interview na pinapanood mo ngayon, please consider supporting me in Patreon. Alam nyo, mga ka-faith, when you support me in Patreon, ay matutulungan nyo ako na makapag-produce pa ng mga ganitong klaseng vlog at interview na alam ko na makakatulong sa inyong Catholic faith. Kasi itong ginagawa ko ay hindi po libre to. Lahat to ay may cost.
'di ba, yung mga ginagamit ko sa editing, sa mga software, sa mga device na kailangan ko pang gamitin para mas mapaganda ko pa yung mga interview at content na gagawin ko. And through your help, through your support, ay mas matutulungan nyo ako na mas ma-improve lahat ng ginagawa natin dito sa ating online evangelization through your support in Patreon. Ano nga ba ang Patreon? Alam nyo, pag kayo ay nag-decide na isupport ako sa Patreon, ay bibigyan ko kayo ng exclusive content na galing sa akin na pwede nyo ma-access, at also exclusive content na mula din sa mga kilalang Catholic speaker at mga na-interview ko dito sa aking vlog na hindi ko ina-upload sa YouTube, at ma-access nyo lang to dito sa Patreon. If you want to be part of my Patreon group, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to, or dito sa mismong vlog na to, ilalagay ko yung details na yun kung paano ka pwedeng maging part ng aking Patreon group. Thank you so much. So pagpatuloy na natin yung pinapanood mo. Nung panahon na yun, ay inisip niya na parang wala siyang mabibigay ni regalo kay Pope Benedict XVI. Kaya ang minungkahi ng ama ni Peter na si Tom ay ibigay yung kanyang berdeng pulseras na suot niya. At doon sa pulseras na yun, may nakalagay doon na Bible verse, yung Romans chapter 8 verse 28. O yun yung naisip niyang ibigay kay Pope Benedict XVI. Okay, yung kanyang berdeng pulseras. At si Peter, nung mga panahon na yun, ay meron po siyang cancer sa baga. Isa tong advanced stage na Hodgkin lymphoma na dumidiin talaga sa kanyang puso. So napakasakit nito, mga ka-faith. Alam mo yung dumating sa point na napakalaki nung kanyang Hodgkin lymphoma na hindi na siya manistisyahan dahil may danger na yung pag ginawa pa yun. Dahil may panganib na hindi na siya magising pag nag-introduce ng anesthesia. Kaya hindi na nila ma-extract para sa biopsy. So ganun katindi ang naging karamdaman ni Peter nung panahon na yun. It was 2012. So maraming chemotherapy ang nagdudulot sa kanya ng depression. Okay, syempre, di ba? Pag ang mga taong may sakit, narinig ko to, is they are a broken soul. Di ba? Grabe yung depression nila, grabe yung brokenness nila in their soul na nakaka-experience sila ng ganun. Ipagdasal talaga natin yung mga kilala natin na dumadaan sa matinding sakit dahil hindi po biro ang kanilang pinagdadaanan. Dumaan ng depression si Peter. Sabi niya pa na siya ay gumagaling lamang kung every time na tinatanggap niya ang Eucharist. Grabe, no? Very powerful yung sinabi dito. Alam niyo, nilabanan ni Peter ang sakit na yun, kumbinsido siya na gagaling siya kung pupunta lang siya sa Vatican. Grabe yung faith ni Peter, no? Talagang Peter talaga. At pumunta siya sa naging successors ni Peter, di ba? Bagay na bagay sa pangalan ni Peter Church. Ang nangyari ay tumayo itong si Peter sa harapan ng Papa. In-explain nung mga kasama ni Peter, and si Peter mismo yung kanyang na-experience na karamdaman. Pinaliwanag nila yun ng mga ilang salita kay Pope Benedict XVI. Humingi sila ng basbas. Kaya nangyari, mga ka-faith, ay binasbasan siya ni Pope Benedict. Inilagay ni Pope Benedict ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib ni Peter. Alam nyo, ang nakakagulat ay hindi naman sinabi ni Peter kung nasaan yung tumor, kung saan nakalocate. Pero doon nilagay ni Pope Benedict yung kanyang kanang kamay, kung saan nandun yung tumor ni Peter. Grabe, no? So, ang galing. Ayon kay Peter, simula nun, tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling hanggang siya ay ganap ng gumaling. Grabe, no? Sobrang milagro yung nangyari na yon. Kaya alam nyo, dumadaloy talaga ang grasya ng Diyos sa ating Santo Papa, eh. Di ba? Yan ay successor ni Saint Peter. As Catholics, na through St. Peter ay doon tinayo ni Jesus ang simbahang Katoliko. When we track the history, na si Jesus
ang founder ng Catholic Church at tinayo niyang simbahan na yon through St. Peter. Talagang dumadaloy ang grasya at milagro ng Diyos sa ating mga Santo Papa. Eh, katulad nung nangyari dito kay Peter. Isang milagro yun, di ba? Nilagay ni Pope Benedict XVI ang kanyang kanang kamay kung saan nakalocate ang tumor ni Peter na hindi naman alam ni Pope Benedict exactly kung saan nga nakalagay yun. Pero doon nilid ng Holy Spirit si Pope Benedict. At doon nagsimulang gumaling and completely healed and talaga milagro itong nangyari kay Peter. Kaya mula sa sandaling iyon, ay talagang nag-aral siya ng mabuti. Hindi niya nakalimutan yon. Nag-aral siya sa isang university at ngayon ay isa ng ganap na pare itong si Peter. Noong Mayo 15, 2021. Nangyari encounter niya kay Pope Benedict noong May 2012 at naging ordained priest siya ng May 15, 2021. So, ilang years na nakalipas? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 9 years ago. To God be the glory. So, ito yan. Pakikita ko sa inyo. Ayan, nakita natin, di ba? Yung naging milagro at ng Diyos na pinadaloy niya kay Pope Benedict XVI. And sobrang nakaka-amaze at nakaka-bless itong story na nangyari kay Peter. At dahil doon ay naging pari pa itong si Peter. Kaya alam nyo mga ka-faith, patuloy natin ipagdasal ang ating current Pope ngayon na si Pope Francis. Dahil hindi naman madali ang kanyang role bilang isang Pope at head ng simbahan. And syempre, we pray for Pope Benedict XVI, ang kanyang kaluluwa. And syempre, humingi tayo ng dasal kay Pope Benedict XVI dahil we know na malapit na siya sa Diyos ngayon. Kung ito nga nabubuhay siya, di ba? Yung dumaloy ang grasya ng Diyos sa kanya at doon nangyari yung healing kay Peter. At ngayon pa kayang mas close na siya kay Lord, ay mas powerful ang magiging intercession ni Pope Benedict XVI. Okay, so kaya Pope Benedict XVI, pray for us. And pwede nyo bang i-share yung inyong reaction dito sa naging story ni Peter? I love to hear from you, mga ka-faith. Okay, so make sure na i-share din po natin itong story na to at marami tayong mga taong mabibless. Thank you. And God bless you more. If there are a steady flow of Catholics who becoming Protestant, alam nyo ba, ha? Baka hindi nyo to alam, ha? There is a steady flow of Protestant becoming Catholic to defend their faith and love for Jesus. Amen? Alam nyo, itong pinagkaiba ng mga Katolikong lumilipat at nagiging Protestante sa Protestanteng lumilipat para maging Katoliko. Alam nyo ang difference? Yung mga Katolikong umaalis, hindi na alam ang simbahan, hindi na alam ang Catholic faith, hindi sila nag-aaral, mabababaw. At itong mga Protestanteng lumilipat ng Catholic faith, mga theologian, parang hindi nyo narinig, theologian po. Para ma-access mo ang buong video talk na ito, be part of my Patreon group. Piliin mo lang ang silver member, makaka-access ka na ng series na ginawa ko, Why Remain Catholic. Okay? And pag ikaw ay naging part ng aking Patreon group, matutulungan mo akong makapag-produce pa ng mga high quality content na katulad na pinapanood mo ngayon. And also, I can evolve to innovate and to hire editors na mas makakapag-enhance ng ating mga video blogs. At sa mga nagre-request na malagyan ng subtitle ang ating mga blog, pag naging part po kayo ng Patreon group, malaking tulong po ito para magawa po natin itong online evangelization na ginagawa po natin. Click nyo lang po yung link na makikita nyo sa baba ng video na to. Thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko.
At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.